Okay. So February 25, 2024. At isusunod natin na ihahayag o ipaparinig sa ating mga viewers yung number 11 and 12 na katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa o security guard. Ayan. So, ito na. So, number 11, kailangan ang gwardiya o manggagawa ay matatag. No, kailangan meron kang abilidad na hindi natitinag sa anumang hirap at pagsubok sa lugar ng trabaho na iyong pinaglilingkuran o kung saan ka naka-assign. Okay, at siyempre, ang pagiging matatag ay may kaakibat na paniniwala pa rin sa iyong sarili. At siyempre, kailangan meron ka pa rin wastong kaalaman. Meron kang tamang katwiran, meron kang paninindigan. No? Kaya mahalaga ang katangiang ito. No? Na sa lahat ng iyong gawain at aksyon ay naaayon sa patakaran at polisiya na iyong ipinapatupad. Of course, may mga pagkakataon kung saan ang katatagan ay lumalambot. Siyempre, dito kasi nasusukat yung ating pagkatao. Humihina sa hindi tamang impluensya ng mga kasamahan. Kasi may mga impluensya ng ating kasamahan sa trabaho. Even yung mga opisyalis natin, minsan sila yung sol-sol na nagpapagawa sa atin ng mali. No? Pati yung mga nakakasalamuhan natin sa trabaho. Kaya, ano lang naman, no? Kailangan hindi marupok, no? Ang ating pagpapahalaga at pagkatao. Kailangan matatag. Kaya, at siyempre, para masuportahan ito ay dapat talaga ang nag-aano din sa atin ay yung namumuno sa atin. Kasi siyempre sila yung shock absorber natin. But the problem is kung yung namumuno ang nag-i-influensya sa'yo. Siyempre, ang sandalan mo lang dyan is yung paniniwala mo at saka yung kaalaman mo doon sa rules. Kasi meron tayong batas. No, even we are the implementing body, kahit tayo ay nag-i-implement, nakakahon pa rin tayo sa batas na ating ini-implement. Hindi porket tayo ang nag-i-implement, exempted na tayo dyan sa policy o batas na ating ini-implement. Kasama pa rin tayo doon. Okay, so, ganun ang gagawin pag inu-influensyahan tayo ng ating officialis. Siyempre, doon tayo sa mandato ng batas. Yan. Okay, so, pause na tayo. Number 12, mapamaraan. Yan. Ang gwardiya ay kailangan madiskarte, no? O meron kang abilidad na ayusin ang isang kakulangan o pagkakamali sa trabaho gamit ang mga nakatagong talento at kaalaman batay sa iyong natutunan mula sa mga sinalihang pagsasanay. At of course, based on your own experience. Yan. So, kailangang madiskarte ka. No? Bagamat lahat ng aksyon ay naaayon sa mga patakaran o polisiyang ipinapatupad. Of course, ganun kasi. Pag tayo ay empleyado, lahat ng aksyon nating subject to that rules and regulations or policies. No? Pero, siyempre, para makaiwas tayo ng teknikalidad, no, sa mga pambihirang sitwasyon na ganito, isa sa mga aksyon na dapat gawin natin ay ang pag-uulat o pagsangguni sa mga opisyalis, no, sa ating plano para sa kanilang approval o pagsang-ayon bago natin ito gawin. So, meaning to say, pag meron tayong naisip na diskarte na kailangan gawin na hindi naaayon doon sa umiiral na patakaran ng kumpanyang ating binabantayan, ay isasangguni natin ito. No? Prior to execution, kailangan makuha natin ng approval ng mas nakakataas sa atin na
approving authority na tinatawag. Hindi porkit nakatataas, baka hindi naman yun yung tamang tao na napuntahan mo, technical tayo doon. Okay?